Huwag kang mag-iisinungaling dito. Yes, ah, po, Mr. Kahit Chair, genius kasi... ka, hindi mo kong kayang paikutin. Ikaw ay dami ng mga taong nasa likod nitong pogo. Ang sunod na tanong, ikaw ba alam mo na illegal yung mga ginagawa o hindi? Pagkor, hindi nagbibigay ng lisensya sa mga building. Nagbibigay ng lisensya sa pogo. But that should be cooperating with us. But unfortunately, it seems that she doesn't want to cooperate. Sure, nag-email po si Pagkor sa email ko dahil ako po yung authorized po. Kaya sa akin po nag-email. Ang sabi po ni Pagkor po is hindi po sila magbibigay ng lisensya. Hindi siya mag-renew. Pagkor. Opo, ang Pagkor, hindi nagbibigay ng lisensya sa mga building. Nagbibigay ng lisensya sa pogo. Di ba? Opo. Eh, kanina binabanggit mo na wala kang kinalaman sa pogo eh. Mr. Chair, may I explain po? Baka kahit mag-explain ka, tatanggi mo na naman na involved ka sa pogo eh. Di ba? You're going to explain, but you will still insist that you have nothing to do with pogo. Answer me. Magaling ka, genius ka, di ba? Sagutin mo ako. You have nothing to do with pogo, but you applied for a license in Pagkor, huh? And you were refused a license. What kind of license? Pagkor is not giving a license for apartments or buildings. They are giving licenses for pogo. What are you applying for? Yes po, Mr. Chair. What are you applying for? Nag-apply po kami for renewal po ng license po. Nang ano? Pagkor po. Nang ano nga? Pagkor po. Hindi, nang ano? License to operate po. For what? Anong i-operate? Ah, yung tag po dito, yung... Pogo! Come on, tell me. Pogo! Operation ng pogo. Tell us here. Because look, we are preventing that Congressman Karap will again make a motion for contempt and consign you to Mandaluyong Correctional Institution. Now, you answer me now. What kind of license did you get from Pagkor? Mr. Chair, license to operate po ng Pagkor. Ano? Ano to operate po ng Pagkor? Hindi pwedeng to operate ng Pagkor. You applied for a license from Pagkor to operate what? To operate pogo po. Yun! Ibig sabihin, involved ka sa pogo. Hindi ka pwedeng mag-apply ng license sa Pagkor na hindi mo alam na pogo yan. Oh my goodness. Oh. Nagpunta ka sa Pagkor. Sinama mo pa si Attorney Harry Roque. Si Attorney Harry Roque naman, sapagkat alam mo may influence sa Pagkor yan, nagpasama ka sa kanya at nagbayad ka pa ng dollar sa Pagkor. According to Chairman Altenco, am I right? Back charges. Nagbayad ka. Am I right? Yes po, Mr. Chair. Ano yung binayaran mo? Utang po. Utang ng ano? Utang mo? O no. utang ng ano? Utang po ng Lucky South sa Pagkor. Therefore, po. Kung hindi ka kasama sa Lucky South, bakit ikaw ang nagbabayad ng utang ng Lucky South sa Pagkor, Mr. Chair? Pwede po, Mr. Chair. Sige, go ahead. Mr. Chair, authorized representative lamang po ako. Whatever it is, authorized representative ka, utusan ka, pero ikaw ay inutusan ng Lucky South, magbayad ka sa Pagkor ng back charges sapagkat ikaw mismo ang nag-apply sa Pagkor ng pogo. Yes or no? Hindi po, Mr. Chair, hindi po ako mismo yung nag-apply sa pogo. Renewal lang nung pumunta hindi po kami. Hindi pa kasama ka ni Attorney Hayroko sa yes Pagkor? Yes po, for renewal ibig po. Ibig sabihin ikaw, nag-renew o nag-apply, whatever it is. Basta napunta ka sa Pagkor,
Am I right? Yes po. Ikaw ang nagbayad. Am I right? Yes po, Mr. Chair. At ang binayaran mo sa PAGCOR, ukol yun sa POGO. Am I right? Yes or no? Huwag kang mag-iisinungaling dito. Yes ah, po, Mr. Chair. Kahit genius kasi... ka, hindi mo kayang paikutin. Kaming dalawa ni Congressman Romy ako. Si Congressman Dan, kayo pa pinapaikot yan eh. Mr. Chair. Mr. Chairman. Congressman. Congressman Abante. Alam mo, Mr. Chairman, this is not a lapis yes, natin. Look, ah. Yes, Congressman Dan. Now, I just wanted to also to clarify, no, my position. My position is to really to find out yung nalalaman ni Miss Cassandra Ong. Yun lang naman ang intention natin, to find out the truth, to help us ease the problems that we are encountering on trying to link each and every one of those who have perpetrated the crimes on this Pogo Hub. And I thought, and we thought, that she'll be cooperating with us. But unfortunately, it seems that she doesn't want to cooperate. I hope, Cassie, that you will change your mind. Thank you, Mr. Chair. Noted. I know that Congressman Dan is so kind with beautiful women. Okay, are you done, Mr. Chair? No, I'm at it. I about have about okay, two questions please wrap more. Up. Thank you. Yes, Miss Cassie Ong, Mr. Chair, may I ask? Do you know Rainier Chu? Do you know Rainier Chu? Kilala mo ba si Rainier Chu? Yes or no lang yan kung kilala mo o siya o hindi. Do you refuse to answer if you know? Natin, kilala mo ba si Rainier Chu? Mr. Chair, I invoke my right. Ha? I invoke my right to remain silent. No, you cannot invoke your right. That is not, this is not a court. This is a hearing in Congress. Chairman. She invoked her right Chairman. Not to answer. Tinatanong Chairman. Kita, kilala mo ba si Rainier Chu? Okay, before that, Congressman Abante, is this a interjection? Yes, Mr. Chairman. If the good congressman... Although Abante, our ground rules does not allow interjections, but the chair will allow you to speak. Thank you, Chairman. Congressman Paduano. Mr. Chairman, matanong ko lang po, that was the advice of your lawyer? No, that's yours. Now, ang ano kasi dito sa House, sa inquiry ng AW legislation, if the question and your answer will be incriminating to you, and what is incriminating to answer yes or no to that question of the Chairman Davante? Wala eh. Wala akong nakitang incriminating. Tinatanong ka pa lang naman kung kilala mo hindi. O yes or no lang. Pakisagot mo lang. Kilala mo ba si Mr. Rainier Chu? Mr. Chair, pwedeng hindi ko po siya sagutin. So parang Mr. sinabi Chair. Mo na rin, nakakilala mo siya. Mr. Chair. Okay. Mr. Chair. Again, sige, Congressman Acop. Attorney. Are you advising your client properly? Because according to our rules, the refusal to answer any question, which is not incriminatory to the resource persons, he can be cited in contempt. Alam nyo naman po siguro yun. So, kindly advise your lawyer kasi, May I, Mr. Chair, repeat the question. I just would like Ms. Cassie Ong please to answer me right now and to answer the committee, yes or no. Kilala ba niya si Rainier Chu? Sapagkat if she will not answer and invoke her right to silence, ibig sabihin, Mr. Chair, kilala niya si Rainier Chu. And I know, Mr. Chair, that
she refuses to answer if she knows, because there are some sensitive things that she knows about Pogo. So your 30 seconds is up. Kasi, kilala mo ba si Mr. Rainier? Rainier Chu. Kakilala po. Okay. Yun. Pero po, again, hindi ko po siya... parang... Oh, yun ang susunod kong tanong. Ano ang pagkakilala mo sa kanya? Again, hindi ko po siya sobrang close po. Pero kilala ka niya. Hindi mo siya masyadong kilala, pero kilala ka niya at kilala ka niya na ikaw ay involved sa Pogo Hub. Hindi ko... Again, sinayo mo na kanina na ang binayaran mo sa Pagkor Pogo involved ka. Please, Miss Ong, please, sapagkat you have been answering, kahit noon pa, I was asking you, na sinasabi mo palagi, hindi ka involved sa Pogo, hindi mo alam ang Pogo, right now. Oh, you know, anyone can be caught in the mouth. Eh. Okay? A fish is always caught in the mouth. Unless otherwise, you use a net. Alright? So therefore, ngayon, inaamin mo sa committee ito, na you know about Pogo, inaamin mo na yung lock is out, Pogo ang negosyo. Yes or no? Pwede pa kayo ulit yung question. Mr. Chair, ang lakas na ho ng boses ko para hindi nyo marinig yung sinabi ko Mahina din ba tenga mo? Lakas na ng boses ko Uulitin ko pa ba? If I may, Mr. Chair. Congressman Abante, if I may, just a few, Alam mo, Kasi, sa tingin ng marami naming mga kasamaan dito, ikaw ay ginamit na dummy. Ikaw ay dummy ng mga taong nasa likod nitong Pogo. Ang sunod na tanong, ikaw ba alam mo na illegal yung mga ginagawa o hindi? Kaya nga, binibigyan ka namin ng pagkakataon. Dahil, pwede mo namang sabihin na ginamit ka, na dummy ka lang. Hindi ba? Kasi kung sasabihin mo, ipipilit mo na ikaw ay isang investor dyan, baka tanungin namin magkanong ininvest mo at hindi ka magsalita, mas mananagot ka sa amin. Pangalawa, saan galing yung pera mo? Diba, sinabi mo kanina, nabanggit mo sa mother mo. Na yung mother mo, I'm sorry to hear that, she passed away already. Pero tatanungin namin, saan galing? Yung mother mo ba, may negosyo? Meron bang binabayad na buwis? Magkano bang naipon ng mother mo? Gusto mo bang umabot tayo sa ganun? Kaya alam mo, yung mga tanong na tinatanong ng mga kasamahan namin dito, kasi kami alam na namin na ikaw ay ginamit lang . Ikaw ay dami ka lang dito. At mayroong mga tao na sa likod nito na hindi mo mabanggit for some reason. No, for some reason, hindi mo mabanggit kasi maaaring malapit sa'yo, o hindi kaya ay kamag-anak mo, o hindi kaya ay boyfriend mo, o hindi kaya ay siya yung pilit mong tinatago sa amin. Diba? Anong masasabi mo kasi? Sa lahat po ng question na po, hindi po ako dami. So, investor ka? Yes po. So, sige. Mr. Chair. Investor po ng ano? Mr. Chair, again po, word win po. Mr. Chair. Kasi, how much did you earn in totality being the incorporator of Whirlwind Corporation? Can I not disclose that po? Simple question. You've been a incorporator of Whirlwind Corporation. Kung ikaw ay incorporator, syempre,
at least alam mo kung magkano. Sabihin na lang natin, nung nag-start ka ng sa Whirlwind Corporation, nung 2019 yung sa ano eh, 2022. So magkano yung kinita mo na doon? Nagbabayad ka ba ng income tax? Do you have an income tax return? Ipatanong ko po sa tao ko. Basta... Kasi you're handling so much money. Tapos, a simple income tax return, hindi mo masagot. So, be cooperative. Magsabi ka na kasi ng totoo sa amin. Kasi yun lang kami makakatulong sa'yo. Natatakot ka ba sa mga tao na kapaligod sa'yo? Hindi ka natatakot? Hindi ka natatakot makulong? Harapin ka ng boss. Ha? Sure. Ano na? If ever po there's a case against... Harapin mo nalang yung kaso? Opo. So in other words, you don't want to be protected by being cooperative to this committee and you will face the music with the court. Is that what you're trying to say? Ay, ibig sabihin, mas gusto mo pang harapin talaga yung kaso mo sa korte kesa bigyan ka namin ng pagkakataon na maging parte ng aming pinaglalaban dito sa quad committee ito na mag-cooperate ka sa aming investigasyon. So, in other words, you will not be cooperating anymore by naming names. Yun lang naman hinihingi namin sa iyo kasi eh. Mga pangalan eh. Wala po akong may bibigay na pangalan, Mr. Chair. Mr. Chair. Sige, Mr. Chair, Congressman Abante. I'd like to make a motion that we invite Mr. Rainer Chu in this hearing, Mr. Chair. I so move. There is a motion to invite Mr. Rainer Chu. Any second? Second, Mr. Chair. Julie seconded. No objections. Hearing no objections. The motion is carried. Comsec. Okay, Mr. Chair, isa na lang tanong, no? Sinabi mo kanina, Mr. Chair, Ms. Cassie, na ang involvement mo ay yung income rentals ng Whirlwind. Am I right? Oo. Yes po, Mr. Chair. Tanong ko lang ganito. Yung income rentals per square meter, di ba? And per ulo operator. Am I right? Per ulo operator protection dito sa iyo at kay Mr. Wu. No po. Hindi po. Wala ha? Wala po. Ikaw ang kumukolekta ng income rentals per square meter plus yung protection para kay Mr. Wu. Pakisagot na po. Wala po. Okay. Well, lastly,